Makasaysayang araw po. It's Xiao Time. Sa Huwebes ay pasisinayaan na ang bagong pangulo at pangalawang pangulo ng Pilipinas. Balikan natin ang ina ng mga inagurasyon na ito sa bansa. Ang pagpapasinaya ng Pangulong Manuel Luis Quezon bilang unang pangulo ng Commonwealth. Kung tutusin, mayroong lola ang mga inagurasyon na ito. Ang inagurasyon ng Pangulo ng Estados Unidos na pinaghanguan ng marami sa mga tradisyon na ito at bawat Pangulo ng Pilipinas ay nagbigay ng kakaibang angbag sa kasaysayan nito. Naganap ang seremonya sa Legislative Building, ngayon ay National Museum, noong November 15, 1935, tulad ng kung paano ito'y sinasagawa ng regular sa Kapitolyo ng Estados Unidos. Tumungo ang Secretary of War Honorable George H. Dern at ang Gobernador General Frank Murphy mula Malacanang patungo sa seremonya kasama ang isang cavalry escort. Gayon din ang Pangulong halal at ang kanyang pamilya na nagmula naman sa Pasay. Sa ganap na 7:10 a.m., binuksan ng likurang mga pintuan ng gusali para sa mga magsisipagdalo na dapat nakaupo na sa ganap na 7:40 a.m. 7:45 a.m., nagsimula ang processional march ng mga matataas na opisyal ng pamahalaang Amerikano at Pilipino. Pinakahuling pumasok ang pangalawang pangulong halal ng Pilipinas, Sergio Osmeña. 8:10 a.m., isang bugle call ang naghayag ng pagpasok ni Gobernador General Murphy at ng Pangulong Halal Quezon, at sa tunog ng apat na raffles at apat na flourishes at ng hail to the chief, tumungo si Quezon sa kanyang upuan. Nang ilagay ang bandilang Amerikano, pinatugtog ang pambansang awit ng Amerika. Sakop pa kasi tayo noon. Sa ganap na 8:15 a.m., nanalangin si Gabriel M. Reyes D.D., Arsobispo ng Cebu. Nagsalita ang Honorable Dern. At matapos na basahin ng Gobernador General ang proklamasyon ng resulta ng halalan, tumayo ang lahat sa sagradong hudyat ng panunumpa ng Pangulo na pinangunahan ni Ramon Avancenia, punong mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. I, Manuel Luis Quezon, hereby solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, and I hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the United States of America in the Philippines, and will maintain true faith and allegiance thereto. So help me God. Matapos nito, nagkaroon ng gun salute, raffles and flourishes, at pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas, Land of the Morning. Matapos nito, nanumpa naman si pangalawang Pangulo Osmeña. Matapos basahin ni Honorable Dern ang pahayag sa ngalan ng Pangulo ng Amerika na ang pamahalang Pilipino ay mayroon ng kapangyarihan batay sa saligang batas. Nagsalita ang Pangulong Quezon ng kanyang inaugural address sa oras na 8:45 a.m. Nagkaroon ng inaugural parade at matapos nito, sa ganap na 9:30 a.m., tumungo si Quezon sa Malacañang para sa ritual climbing of the stairs. Ginawa niya ito na inaalala ang alamat ng pagsusumamo sa mga hagdang ito ng ina ni Rizal upang magmakaawa para sa buhay ng kanyang anak sa dayuhang mga Espanyol. Ang kanyang pag-akyat bilang unang pinunong Pilipino na mamumuno mula sa palasyo ay isang pag-angkin dito at paalala na walang Pilipino na kailangang magmakaawa para sa kanyang buhay. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.